Dito tayo ngayon upang pag-usapan yung topic about simple interest. So, based sa ating definition, basahin ko lang, simple interest is a type of interest in which only the principal bears interest for the entire term. Ito yung pinakasimpleng topic sa business mathematics kasi about interest. Kasi sa interest na to, yung principal lang yung tinutubuan o yung original amount lang ang tinutubuan ng nagpapautang. So dito, sa simple interest, we have four variables na dapat yung tandaan, basically. Yung P natin is yung principal amount. Yung R natin is yung annual rate o yung rate ng pagbibigay ng interest. Yung time natin or yung T is yung period kung gaano kahaba babayaran yung isang pag-uutang. Normally, annually or annual yung pagbibigay ng interest. And then yung I naman natin is yung amount paid o yung nare-receive. Ngayon, kung mapansin nyo, meron tayo rito ng triangle na kung saan meron tayong I na yung inyong interest, P for the principal, yung R natin is yung annual rate, and then yung T natin is yung time or yung period ng pagbibigay ng interest. So, inihanda ko to para madali natin ma-derive or madali nyo maalala yung mga formula na kailangan para sa topic na simple interest. Normally, ang hinahanap natin dito is yung interest. So, yung I. Paano ba ma-derive yung formula ng I? Or madali nyo matandaan yung I? Tandaan nyo lang itong triangle na to. Since yung I natin ay nandito, pag tinakpan ko siya, ang matitira na lang ay yung PRT. In which, you can write them as PRT. Copyin nyo lang yan. Ibig sabihin, you just need to multiply the principal rate at yung time natin. Nakukuha ba? And then, ngayon naman, paano kapag yung P naman ang hinahanap? What if yung principal ang hinahanap? So, ang gagawin nyo ngayon, you need to close or takpan yung P. Kung mapansin nyo, ang matitirang letters na lang ay yung I, R, saka T. Pero nasa ibabaw si I, meaning nasa numerator siya. So, lagay nyo sa numerator, I, over yung inyong rate at time ay nasa ilalim ng I, meaning R times T, or P is equal to I all over R times T. At kapag ang hanap nyo naman ay yung rate annually, o yung rate po, o yung R, so pag tinakpan mo yan, nasa ibabaw pa rin si I. So meaning, yung I natin ay ilagay sa numerator. Tapos, yung P sa kati natin is under letter I, ibig sabihin, ilalagay natin siya sa denominator. So, P times time. Ibig sabihin, yung formula para sa rate natin ay equal kay I all over P times T. So, meron tayong I, P, saka R. Ang last na lang natin ay para sa time. Kapag time naman ang hahanapin, takpan lang natin yung T. At kung mapansin nyo, yung I natin ay sa ibabaw. So, meaning sa numerator siya para sa ating formula. Tapos, yung P saka R ay nasa ilalim ng I. So, ibig sabihin, sa denominator natin, ilalagay natin si P at R. So, the formula for T is equal to I all over principal times rate. So, ito yung apat na formula natin at tatandaan nyo lang yung tsura ng ating triangle. So, next naman natin ay yung problem kung paano i-apply yung mga formula o yung problems about simple interest. So ngayon, puntahan naman natin yung una nating example about simple interest. So we have here, Anthony borrowed $150,000 from a lending company where he needs to pay an interest rate of 3% annually. And then, for the problem, find a simple interest in 2 years. So, ang unang step na dapat yung gawin dito is alamin muna yung mga given. At alamin nyo rin kung ano yung hinahanap. So sa problem natin, ang hinahanap dito ay yung simple interest o yung I natin. So, ito yung unknown. So, na dapat natin i-compute. Sunod, alamin natin yung mga given. Sa problem na to, ang principal natin or P is 150,000 pesos. Tapos, yung rate natin per year or annually ay 3%. And then, itong 3% natin is also equivalent in 0.03 kapag decimal.
Kaya dapat i-convert muna natin yung ating percentage into decimal. At lastly, yung ating time ay 2 years. So, gaano kalaki yung magiging interest ng inutang ni Anthony sa lending company sa loob ng 2 taon? So, since I ang hinahanap, sa ating formula kanina, ang I natin, the formula is I is equal to P times R times T. So, simple lang, sa ating first example, I is equal to P. Ang P natin is 150,000. Ipalit lang po. So, you have now 150,000 times your rate or R as 0.03. At yung time naman natin ay sa loob ng 2 taon or 2 years. So, times 2. Kapag kayo ay gumamit ng calculator, ang lalabas na interest dito sa loob ng 2 taon ay 9,000 pesos. Ito na ngayon yung simple interest o yung interest na babayaran ni Anthony sa loob ng 2 taon sa inutangan niya ng 150,000 pesos. So, ito yung sagot natin. Ito yung I natin. 9,000 pesos. Next naman natin ay yung pangalawang example na sabi dito, a garment company wants to invest 130,000 at 5% interest rate per annum. How many years will it take to have the expected interest of 20,000? So dito, sa problem natin, dito basta yung pangungutang. Ito yung problem na kung saan nag-invest naman yung isang company ng 130,000 pesos. So, kung titingnan natin, sa problem na to, ang hinahanap ay yung time. Kung gaano daw katagal na magkakaroon ng 20,000 interest yung kanilang investment ng 130,000 pesos. Kung yung time ang hinahanap, ibig sabihin, ang PIN natin is 130,000 pesos bilang original money o yung principal. Yung ating namang interest na ina-expect nila is yung 20,000 pesos. At yung ating namang rate is equal to 5%. Or in decimal form, it is equal to 0.05. So, to solve this problem, kailangan natin ng formula na kung saan yung T ang hinahanap. At kung aalalahanin nyo, babalikan nyo sa first part ng ating video, yung formula for the time is equal to I all over principal times rate. Ganyan lang po, simple. Alalahanin nyo lang po yung triangle. So, next naman natin is we have to substitute the values of I, P, and R to get T. So, we have T is equal to your I, which is 130,000. Ano? Not 130,000. Ang I natin is 20,000. At yung ating principal ay yung 130,000. I-multiply natin siya sa ating rate na 0.05 per year. 0.05. Kapag gumamit kayo ng calculator at sinimplify nyo to, ang lalabas dito ay in 4 decimal places ay 3.0769. So, pwede natin siyang i-approximate. So, if this is your T, 3.0769, we can say that this one is approximately, kapag approximation ito gamitin yung symbol, yung medyo umaalon na equal sign, approximately 3.08 years. So, ang time natin para, ang time dito, para ma-reach ng investment na 130,000 pesos, yung interest na 20,000 is approximately 3.08 years. So, I hope na sa dalawang example na binigay ko sa inyo ay meron kayo natutunan about simple interest. So, maraming salamat sa inyong pananood ng aking mga videos about mathematics. More love, more fun. Or sorry, more math, more fun. I am Teacher Gon. I am your mathematics teacher.